So this is our problem number 2 for centroid of solid volume. By the method of composite volumes, determine the centroidal coordinates of the volume. Dimensions in millimeters. Yan. So nilakihan ko na yung ano, figure natin. Okay, ayan, ang laki-laki, di ba? Para talaga ano, makita natin lahat ng centroids nila. Kasi, hindi natin gagawin yung sa problem number 1 natin. Yan, yung nag-drawing pa tayo ng ganito para lang makuha yung x bar, y bar nila. Hindi na. Kailangan masani tayo na ipa-plot natin yung kanilang mga centroids gamit yung ano 3D. Okay? Or nakatingin tayo sa 3D niya. Okay? So, ito yung ating figure. Lahat sila naka-millimeters. Tapos, ano ba napapansin nyo sa figure natin? Okay? So, actually, meron tayo ditong tatlong area. Okay? Dalawang rectangular parallelepiped and isang triangular volume. Okay, ano ba tawag dito? Okay, nakalimutan ko na. Okay? So, anyway, ayan, volume na triangle. Okay? Ayan. So, pwede rin naman ito. Okay, naisip ko rin naman kasi buuin na natin itong, ano, triangle, ay, itong rectangular na to. Ayan, rectangular parallelepiped na yan. Ayan. Buuin na natin siya, saka na lang natin i-minus. Pwede rin naman yun. Okay? And, ano ba napansin niyo sa, ano, sa Z, X, and Y plane natin, ay Y-axis. Nasa, ano siya, pinakasagad ng volume. So, okay lang din yan. Wala tayong ano dyan. Wala tayong negative and positive Z and X and Y. Okay? Lahat sila positive dyan. Okay? So, yan. Yan ang gawin natin. Buuin natin to. Okay, saka natin i-minus yan. So, pwede rin yun. Okay, saka natin i-add to. Pwede rin. Okay, so, try natin to. Okay, so, ito yung ating, ano, volume 1. Okay. Sorry. Ang volume 1 natin is yung kabuuan. Yan. Then, ito yung ating volume 2. Then, ito naman yung ating volume 3. Yan. So, isa-isahin natin. So, para sa volume 1, buo siya. Okay? Kaya, satiin rin natin yan. Ito. Yan. So, game. So, volume 1 natin is what? Yung overall height nito is 80. Okay? So, 80 multiplied by ang base niya is 120 and 45, no? So, that is, ano, 165. Okay? Then, ang ano niya, lapad niya is 60. Ito. Yan. So, 80 by 165 by 60. So, 792,000. So, this is millimeter cube. Then, ang x1 natin, okay, asa bang x natin? X-axis ito. Okay, with respect to y-axis, ang x natin ay nasa kalahati ng ano, 165, hindi ba? Nasa kalahati nito. Yan. So, 1, okay, so, sulat na rin natin. So, 1 half of 165. So, 0.5 of 165. Oh, sorry. Yan. So, 82.5. Yan. Then, ang ating ano naman, Y1. Okay, kalahati ng 60. Yan. So, kalahati ng 60, dito siya, no? Yan. Diyan na siya, no? Yan. So, kalahati ng, ano, ng 165, then kalahati ng 60. So, 1 half of 60. So, ilan yun? 30 millimeters. Okay, then, Z1 natin. Okay, so, height nun. Okay, ang height natin is 80. So, kalahati ng 80. Yan. Yan siya. Okay, medyo, ano lang to, pangatignan, ayan. 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 Okay? So, kalahati ng 80. So, andito yung ating centroids para sa volume 1. Okay? So, kalahati ng 80, that is what? 40 millimeters. So, nasaan yun? Check natin, ha? So, kalahati ng, ano, 165, ito yun. So, 82.5. millimeters. Okay? So, tanggalin na natin yung millimeters. Yan. Oops. Yan.
Then, kalahati ng 60, ito yun, yung 30 millimeters. Kalahati ng 80, 40 millimeters. Okay? Next, volume 2. Okay, ang height niya is, kung ito ay 20, so ang height nito is what? 80 minus 20. So that is 60. Then multiplied by base, ilan to? 120, no? So ang total natin is 165. So 120 to, so ibig sabihin ito ay 45. So 45. Okay to ah. Ayan. Ayan. So this is 45. Ayan. Then, ano na yan? Height, okay, then base, then ano, width. Ang width niya is 60. So 60 squared, dalawa kasi 60, no? Then 45. So 162,000 millimeter cube. Next, X2. Okay, nasa ng X2 natin. Okay, with respect to Y, ha? Okay. So, ang X2 natin ay, diba, ang ano nito, centroid ito yung nasa kalahati, no? 45, no? Nandito siya. Okay. So, ano, 165. Ayan. 165 minus 1 half of 45. Yun yung kanyang X2. So, 165 minus 0.5 of 45. So, 142.5 millimeters. Ayan. Okay? Then, nasan ang ano niya? Y2. Ang Y2 niya nasa kalahati lang din ng 60. Di ba? So, nasan na yun? Ito na yun. Kulay green tayo. Ayan. So, kalahati ng 60. So, ito yung ano, no? Ito yung 30. 30 millimeters. Then, andito yung ano niya. Yan. So, this is 142.5. Yan. Next. Ah, yeah. Sorry. This is 1 half of 60. Ito yung 30 millimeters. Then, Z2. Okay. Pagpasensya nyo na yung ano natin, pen. Ewan, ayaw niyang bumalik sa dating ano niya eh. Pen. Ang kapal nito oh. Kapag ninipisan naman natin, sobrang nipis naman. Kaya ayaw niyong bumalik sa dati. Anyway, I hope na nababasa pa rin. Kasi kapag diniinan ko siya, ang kapal, hindi ako sanay. Okay? Anyway, Z2 natin, okay? Ang height nito is nasa gitna nito, di ba? Gitna ng ano? Ano ba ang height niya? Ang height niya is 60. Okay? Nasa gitna ng 60. So, andito siya. Yan. So, gitna ng 60. Yan. Ang gitna ng 60 is 30. Pero syempre, dapat ang Z-bar niya is with respect to X-axis. Okay? And so dapat ito siya, tuloy-tuloy siya rito. Ayan. Okay, ayan. Okay? So that is what? 30, sorry. One half of its height na 60, then plus natin yung natitirang ano dito, height na 20. So this is what? 30 plus 20, so 50. Millimeters. Okay? Next, volume 3. Wait lang, sorry. So, this is 50 millimeters. Yan. Yung overall height niya. Then, V3 or volume 3, area muna niya. So, that is 1 half of its base, 45, multiplied by its height na 80, multiplied by width. Ang width niya is 40. So, 0.5 of its base multiplied by its height multiplied by its width na 40. So, 72,000 millimeter cube. Wait lang, check natin yun. 60 squared multiplied by what? 45. So, 162 talaga. 162,000. Okay. Next, X3. Shadow lang ano, maraming ano sinusod, okay? So X3 natin, okay. So dito no. So blue. So X3 to. Okay, that is 1/3 of its base. 1/3 of its base. Ang base niya is 45.
So, 1/3 of 45 is 15, alam ko. Okay, 15 millimeters. Okay. So, ito yung 15 millimeters. Ito. Okay. Then, Y3. Okay. Tatingin tayo rito. So, ano lang yan? Kalahati lang yan, hindi ba? Kalahati lang yan ng, ano, na, bakit kasi siya kalahati? Yes, okay. Para sa mga nag-curious, bakit kalahati? Kasi, symmetrical din yan, hindi ba? Parang nakaganto lang yung ano dyan eh, yung triangle. Ayan. Parehas lang naman yung ano, yung volume dito saka yung volume nito, di ba? Sa dalawang side niya. Kaya yung kanyang centroid ay nasa kalahati lang. Not unless kung ang volume natin is nakaganto. Ayan, nakaganyan. So, ibig sabihin, hindi sila pantay ng volume. Kaya possible na yung centroid niya ay nandito. Okay? Wala siya sa kalahati. Pero kasi, sa case na to, nakasymmetrical yung volume niya kapag nakatingin tayo sa harapan niya. Hindi ba? Ayan siya. Kaya, kalahati lamang yung kanyang tawag rito, yung kanyang centroids. Okay? So, nasan yun? Kalahati ng 40. So, andito. Yan. So, kalahati ng 40, that is 20 millimeters. So, 1/2 of 40. So, 20 millimeters. Next, Z3. Ang Z3 natin is, okay, nakatingin na naman tayo rito. Eh, kagaya nito, hindi natin pwedeng gawing kalahati ang Z3. Bakit? Kasi, magkaiba sila ng, ano, ng bigat. Okay? Mas mabigat dito sa baba kesa rito sa taas. Kaya, ibig sabihin, ang ating Z3 ay 1/3 of its height. Okay? So, 1/3 of its height. Ayan. Okay? So, 1/3 of its height, that is 1/3 of 1/3 of 80. Ayan. So, 80 over 3. So, 26.67. Ang pangit pa nung... Ayan. So, 26.67. Ayan na. So, masod na natin ang overall, ano natin, centroids. Okay? So, X bar is equivalent to volume 1 multiplied by X1. Then, ang gagawin natin sa volume 2 is minus. Okay? So, minus volume 2 multiplied by x2, then plus volume 3 multiplied by x3 over volume 1 plus volume 2 plus volume 3. So, copy na lang natin to. Ito naman para sa ano, sa y bar natin. Then, ito naman para sa Z-bar. Okay? Patad na lang natin to. Yan. So, this is what? Y1, Y2, and Y3. And this is Z1, Z2, and Z3. So, game. So, gawin natin V1 as alpha A, V2 as alpha B, and V3 as alpha C. Alam ko meron pang ibang mode, okay? Or Caltech para dito eh. Mode, ewan ko, table. Alam ko table yun eh. Anyway, mas sanay naman ako sa, ano, sa calc. Okay? So, alpha A multiplied by X1. Okay? Alpha A multiplied by X1, 82.5 plus alpha B, oops, sorry, minus pala, alpha B multiplied by X2, 142.5 plus alpha C multiplied by 15 over alpha A minus alpha B plus alpha C. Then calc, this is 792,000. B is 162,000. And C, 72,000. Yan. So, ang ating X bar is 61.73 millimeters. Next, patay na lang natin ito. X1 natin as Y1.
Y2 natin. Ang Y2 natin. Oops, sorry, sorry, sorry. Ah, anyway, sige. Ang Y2 natin is 30. Then, ang Y3 natin is mali. Hindi yan 20. Okay? Sorry. Ako nga pala, dapat pala with respect to ano? With respect to... Okay? With respect to X. Okay? Dapat ito. Ayan. Oo nga pala. Sorry. Ayan. So, anyway, burayin na lang natin to. Ito. Ayan. So, alam natin na ano to, no? Na ito ay 20. So, ibig sabihin, mali ito. Ayan. Ipang ma-minus natin itong 1 half of 40. Sorry. Okay, so ano ba yung overall ano nito? Width. 60, 40. So, 100. Okay? So, 100 minus 1 half of 40. Dun ba sa ano natin? Sa... Ito kasi yung 15 eh. Ayan. So, tama lang yung 15, no? Yan. Then, tama rin yung ano ito. Okay. Then ito, 50. Tama rin. Tapos, ito ba? Okay lang yung Y2 nito na 30. 30. Kasi, ano lang to? Para sa 60 to, no? Okay. Then, para sa ano naman? Sa X. Nag-start tayo rito. 82.5. Then, 142.5. Then, 15. Okay? Then, para sa Z, ito, 50. Then, ito, 40. Okay? Then, ito, yung one-third of, ano, 80. So, okay na. Yun lang. Yun lang yung nakamali tayo sa Y2 ng ating, ano, Y3 pala, sorry. So, 100 minus 20, that is 80. 80 millimeters. Okay? So, 80. Then, equals. So, 35.128. So, bakit ito naging Z? So, Y bar. 35.128. So, 35.13. Next, sa Z. So, this is 40. Okay, yan. Kalahati ng 80, no? Then, ito naman ay 50. So, 20 plus kalahati ng, ano, ng 60, no? Okay, tama, 50. Then, ito, one-third of 80, which is 26.67. Yan. So, 36.33. So, 36.33 millimeters. Yan. So, i-plot natin kung nasaan yung mga sagot na to. Okay? So, game. Ang x-bar natin ay nasa 61.73. So, this is, ano, no? 82.5. So, less than dyan. Okay? So, andito. Yan. So, plot natin dito. So, this is 61.73. Then, yung ating y-bar ay nasa 35.13. So, kalahati ng, ano, 60 is 30. So, lagpas dun. Okay? Lagpas 30. Ayan. Ito kasi 30, no? Saan dito siya? Ayan. So, this is... So, exercise natin ng konti. Ayan. So, this is 35.13. Then, ang ating ano, Z-bar is 36.33. So, mas mababa sa 40. Ito yung 40. So, nandito. Ayan. Okay, ito na yung ating overall centroids. Okay? So, check natin. Ayan. So, mula dito sa base niya, ang height nito is yung Z-bar. Ayan. Then, dito naman, ito yung kanyang Y-bar. Okay? Medyo nakakalito yan. Okay. Tanggal natin itong ano, Y-bar natin. Ayan. Dito na lang. Ayan. Pahiga. So, this is our Y-bar. Then, this is our X bar. Ayan. Okay? So, assume natin lahat naman ng ating mga nakuha rito ay tama sa ating computation.
So, i-evaluate natin. So, bakit nga ba nandito yung ating centroids? At wala rito. Okay? At wala rin dito. Okay? So, imposible dito kasi space lang to. Okay? Then, imposible rin lumapit dito kasi nagbawas tayo ng area, ng volume. Okay? Kaya yung ating focus is andito. Which is tama lang kasi andito halos yung volume natin eh. Hindi ba? So, kung titignan nyo sa X-bar, bakit siya naging ano? 61.73. Hindi tayo pwedeng lumagpas sa kalahati ng ano ng 165 yung one, ano yung 82.5 ito. Kalahati ng ano ng 165. Hindi tayo pwedeng lumagpas diyan. Dapat less than tayo sa 82.5 which is 61.73 nga. So bakit hindi tayo pwedeng lumagpas? Kasi nga meron ditong naka-minus na volume. Tapos meron pa tayong mga volume dito na space lang. So ibig sabihin wala diyan yung bigat ng volume, tama ba? Next, yung Y-bar, bakit siya lumagpas sa 30? Yan. Kasi diba, nung una, naka 30 millimeters tayo. Yan, no? 30, 30. Then, bigla, bakit lumagpas tayo sa, ano, sa 30? Kasi, nagkaroon tayo ng additional volume dito sa, kung titan natin kasi, ito yung ating, ano, no? Z and Y. Yan. So, this is left, this is right. So, saan tayo nagdagdag ng, ano, ng volume? Dito sa right. Okay, so this is 30. Millimeters. So, since nagdagdag tayo ng volume dito, yung ating centroids ay lalagpas para padapat ng 30 millimeters. Okay? So, ayan. Pero kung ano, kung wala tong triangle na to, yung triangular volume na to, kung wala yan, yung ating centroids ay nasa 30 lang. Okay? Exacto dito sa 30. Okay? Eh, kaso na, nagdagdag tayo, kaya yung bigat, mapupunta rito sa right. Kaya lumagpas tayo sa 30 millimeters. Next, okay, yung ating Z-bar, 36.33. Bakit naman tayo ano, bumaba? Okay, bakit tayo bumaba sa 40? Kasi kung napapansin ninyo, obvious na dito kapag drawing ko rito eh. Ito yung ating ano, ayan, Z-axis and this is our X-axis. So, makita nyo rito sa drawing pa lang. Ayan. Then, mayroon pa ganito. Ayan. So, ano napansin nyo? Space dito, then space rin dito. Okay? So, nasaan ang ano, mabibigat na volume or yung mas malaking volume? Andito sa baba. Ayan o. Para sa triangle and para sa rectangle. Ayan o. Ito yung ano, yung mabigat na volume. Okay? Andito siya. Ayan o. So, since mas mabigat yung nasa baba, kaya dapat mag-less than tayo sa kalahati ng 80. Kaya, 36.33 yung ating centroids. Okay, so ganun yung pag-evaluate ng centroids natin. Hindi yung pwedeng ano, solve lang tayo ng solve, then hindi nyo ina-observe. Kasi mamaya, meron kayong quiz sa ano centroids of solid volume, then kumuha na kayo ng mga X-bar, Y-bar, and Z-bar, then hindi nyo man lang in-evaluate. Bigla pala nagkamali kayo. Kasi dito, tingnan nyo, tumutugma yung mga sagot natin. Okay? Assuming that tama yung mga na-compute natin using our calculator. So, disclaimer lang, okay, kung sakaling man nagkamali tayo sa ano, sa pag-input ng calculator, pakitama na lamang. Okay? Pero ayon naman sa mga sagot dito, eh tama naman. Okay? So ito kalahati ng ano 165, so, tama. Kalahati ng 60, okay? Then kalahati ng 80, so tama 'yan. Then ito okay, magsimula rito, no? So 165 minus kalahati ng 45. So, tama rin. Then ito, 30 kalahati ng 60. Then, 1 half of 60 plus 20. Tama, yung height. 1 half of 60. Okay, this is 60, no? Dito nalagay, no? Yan. So, this is 60. Kalahati ng 60 is 30 plus 20. So, tama rin. So, ito rin, kalahati ng, 1 third of 15. Sorry, 1 third of 45. Ayan. Okay, then, 100. Okay. Total nito is 60 plus 40, no? So, 100 minus kalahati ng 40. That is 20, no? So, 80. Then, 1 third of 80 yung height. Ayan. 1 third of 80. So, yan. So, I hope tama rin naman yung pagkakakompute natin dito sa ating problem number 2. Ayan. So, this is our problem number 2 for centroid of solid volume under chapter 6 ng Statics of Rigid Bodies. So, thank you for watching. Bye!